Hello po guys, good evening. Gagawa po tayo ng jello or cathedral jello. Ang kulay na gawin natin ay orange, green is lime, cherry, red pink ata yan, and yellow, pineapple. So, isang ganito, i-mix natin sa mainit na tubig, 1 cup at 1 cup na hindi mainit, malamig. So, ilagay natin siya dito. Ito, lagay natin at lalagyan natin ng mainit na 1 cup na mainit. Ito siya ay 1 half, so gawin nating 2. At i-mix natin siya para ma-dissolve yung ano, yung sugar. Mix. Dali lang naman eh, kasi nakalagay naman dito eh, basahin nyo lang. Basta mix nyo lang ng mabuti. Maano nyo yan, nawala na siyang sugar. Pag wala ng sugar, pwede lagyan nyo na ng ano, ng malamig na tubig. Wala na eh. Siguraduhin nyo na talagang ma-dissolve yung sugar para yan. Wala na siya. Lagyan natin ng 1 cup na tubig. Ayan. At i-mix. Mix natin. Okay, dahil na-mix na siya lahat, ilagay ko siya dito. Gawin kong 2. Ayan. Tapos, pag malamig na siya, ilagay nyo lang sa refrigerator. Yun lang, yun ang gawin nyo sa 4 na kulay. Mamaya, ipakita ko sa inyo mamaya. Basta mix mo lang. Ganito, mix mo lang hanggang ma-dissolve siya. Kasi nagawa ko na yung 2, ito na yung 3. So, na-dissolve na siya. Wala ng sugar. So, ang gawin natin, lalagyan natin siya ng cold water. Ayan, 1. Kasi 1 half lang yan siya. Gawin natin 2 para magiging 1 cup. Ayan. And then, i-mix na naman natin siya. Tapos, ilagay natin sa container at palamigin natin siya ng 4 hours
O kaya kinabukasan, kinabukasan nyo na gawin. Kasi ito sa akin, bukas ko na gawin eh. Hindi ko na makaya gawin ngayon kasi gusto ko na matulog ng maaga. Mayroon pang live bukas. Yan guys. Bukas, mag-ano tayo bukas. Ito na po siya guys. Nagawa ko na yung apat na kulay. Alisin natin yung cover. Ang ganda at ang sarap. Ang bango ng ano niya, para siyang lemon eh. Yung isa, parang ano siya, orange. Ang sarap. Nako, pag maano ito ng isa, gusto na niyang kumain. Pag alam niya natapos na ako, gusto niya, hindi niya hindi makapaghintay. Kaya kayong mga mama, kung wala kayong ginagawa, gagawa kayo ng paraan para makahanap ng pera. Hindi lang yung upo-upo ka lang dyan. Kasi wala tayong makikita kung upa-upo-upo lang tayo eh. Na marami namang paraan kung gusto talaga ninyo. Ayan, tingnan nyo. Di ba ang ganda tingnan? Ayan. Ayan. Itong tatlo, gawin kong ibang ano, yung hindi ko i-slice. Pero yung ano, yung apat, i-slice ko siya. So, ang gagawin natin, meron akong apat na sachet dito. Apat? Oh. Hindi pala apat. Ito siya, natural lang siya. Wala siyang kulay. So, 2, 4, 6, 8. May apat na ako dito. May apat na, maliit lang siya. Pero kung meron kayong ano, meron kayong mabili dyan sa inyo na natural lang siya. Walang pakimi-kimi o walang, yun ba yung mga kulay-kulay. Yun ang bilihin nyo. Para magiging white. So, itong apat, ilagay ko dito. Lagay natin yung apat. O, apat ba yun? Tipla apat. Lagi lang ako nagsabing apat. Hindi apat, walo. Sobrang liit to eh, grabe. Walo siya. Tingnan natin, walo, parang sobra ang walo eh. Kasi okay lang, damihan na natin. Kasi dati kasi nagawa ako, hindi perfect. Sana ngayon perfect na siya. Alam mo na, nakita ko kasi ito sa kapatid ko eh. Sabi niya, madali lang yung gawin. Sabi ko, hindi ko kasi alam yan eh. Pero tiningnan ko ng mabuti. Sabi ko, siguro ganun, siguro yung sa ibang, yung gagawa tayo ng gulaman, parang ganun siguro. O yun ang ginawa ko. Kinatry ko lang. Nagawa naman. Ganun lang yan. Anim na siya. 6. Siguro anim, siguro pwede na. Okay lang kasi meron pa rin. Gawin na lang nating 8. So, 8 pieces na natural. Ito ang ginagamit ko. Pakita ko sa inyo. Para mayroon kayong idea. Ito. Unflavored gelatin. So, ito ang bilihin nyo. So, ang isang sachet, hindi ko alam kung ilang ano ang sachet. 32. Oh, 0.25 pala yun. 0.25 ohms. Parang ganun. Kasi lahat siya, equivalent sa lahat ng laman dito, equivalent to 227. So, isang sachet is 0.25 ons. Magawa siguro. Hindi nito sinabi eh. 32 to. 0.25. Texture. Ewan ko. Hindi ko maintindihan to. Basta. Basta apat na sachet. Ayan. Tingnan nyo lang. Oh. Ayan.
So, walo siya kasi mayroong nagtanong sa akin kung paano daw gawin. Hindi ko man masabi kasi hindi ko pa naman talaga alam eh. Nag-practice pa lang ako nung last ano. So, ang gawin natin, lalagyan natin ng ay, wala pa pala akong tubig na mainit. Tayin muna natin. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng dalawang dito na natin kukunin sa ano. So, lalagyan natin ng 2 cups of water. Lalagyan natin ng 2 cups of water. Kasi ang nakalagay dito, 1 cup for each sachet. So, lagay natin 2 cup. Tapos, i-mix natin siya. Hanggang sa ma-dissolve yung ano niya, yung ano ba to? Powder o may sugar ba ata? Hindi ko alam. Parang wala atang sugar to. Kung gusto ninyo ng medyo matamis, lagyan nyo ng sugar. Kaya ang ilagay ko, instead of ano, ito ang ilagay ko. Pero titikman ko pa rin kung okay ba ang lasa niya. Kasi dati kasi nung ginawa ko, paborito ni Ted kasi gusto niya kasi hindi maano. Nilagyan ko lang ng konting-konting sugar. Kasi hindi, bawal naman kasi siya mag-ano ng sugar eh. Hindi siya mahilig sa mga matamis. Iniiwasan talaga niya. Okay, yun. I-mix nyo lang. Mix hanggang sa ma-mix. Tapos, lalagyan natin ng, dahil na-mix na siya, lalagyan natin ng mainit na tubig. Buksan muna natin to. Ayan, bukas na. Tapos itong isa. Masarap to. So, lalagyan natin ng 2 cups. Mix para lagyan natin ulit ng 1 cup. Ayan, tapos i-mix na naman natin. Walang lasa nga eh. Parang tubig lang siya. Ilagay natin itong milk. Ayan na yung magastos kasi kung gusto niyo ibenta, talagang maano siya eh. Mabinta siya kasi masarap.
Yan. Tikman natin kung matamis ba siya. I-ano muna natin, mix muna. Matamis. At ilagay natin to para talagang masarap siya. Masarap. Hindi naman talaga kailangan sobrang tamis. Parang katamtaman lang. Ayan. Lagay natin siya dyan. Ito naman. I-slice natin at ilagay natin siya dito. Dyan na yan. Kasi tapos na yan. Lagay natin dito at slice natin. Kayo nang bahala mag-slice kung gaano kalaki. Ito ang tinatawag na cathedral jello. At ilagay natin, uy! Pala, kala ko na slice ko na dito sa kabila. Yan. Na-slice na siya. Ilagay natin dito. I-scatter natin. Scatter natin siya para sunod natin ang green. Thank you.
Ayan. Parang broken glass siya, no? Ganda tingnan. Ayan mga kapatid. At ilagay na natin itong red. Ito talagang red, no? Medyo may pagka-sticky siya kasi medyo malaki ng konti. Ang sachet. Tama ba ko? Sachet. Ayan. At ilagay na rin natin dito. Scatter din natin. Ganun din paulit-ulit, no? Yun lang. Ulit-ulitin mo lang yung ginagawa mo. Para tayo matuto. Hindi naman dali matuto ang tao kung hindi ulit-ulitin. Pero tayo, no? Pag pinagsabihan, paulit-ulit, magagalit tayo. Ganon din yung pagluluto. Kasi hindi naman tayo ma-perfect kung hindi tayo ulit-ulit. Hindi natin ulit-ulitin. Ganon din sa pagkain. Hindi kayo matutong magluto kung hindi kayo magluluto parati. Diba? Kung nag-aaral kayo, so, alisin na natin lahat kasi sayang. Mga broken glasses na maliit, yun na lang. Kunyari. Sayang kasi. Dahil mahal at ilagay na natin ang yellow. Oh my goodness. Matagal kasi siya mag-sticky. Abot pa ng 4 hours. O kaya kinabukasan yun na anuhin. Kung gabi kayong gumawa, kinabukasan na. Yun lang talaga siya, maano siya eh. Tagal. Ang pag-molds mo, matagal siya. Hindi na ito maubos ni Ted. Kaya siya bumili kasi gusto niya magpagawa. Anong lang yun kung magpagawa, bibili. Yan, parang broken glasses talaga.
Ang sarap na ito mamaya. Ay, ako. Kasarap-sarap. Lagyan natin dito kasi walang nilagay dito eh. Kung ayaw niyong gumastos ng marami, huwag niyong lagyan ng maraming kulay. Dalawang kulay lang. Hindi ko alam kung magkano ito sa Pilipinas. Kasi mura lang man ito dito ah. $1 plus lang ata o $2. Depende. Anong klase. Ayan mga kapatid. Pwede na kaya to? O baka hindi to mag-sticky? Oh my goodness. Dagdagan kaya natin ang isa para. Kasi takot akong hindi ma-sticky. Kasi dinagdagan ko kasi ng ano eh. Ito na po siya. Ayan na po. Tingnan nyo. Ang broken glasses. Ayan. Ito yung isa. Nilagay ko dito yung isa. Ayan. Kaya ang gawin natin is ilagay natin siya dito. Eh, ano muna natin? Lisin natin yung mga bula-bula. Para hindi pangit tingnan yung may bula-bula. Tapos, ilagay natin dito. Ayan. Lapit natin kayo. Ilapit ko kayo para ayan. Ayan. Kitang-kita niyo na. At ilagay natin to. Damihan na natin. Para yung sobra, dito ko ilagay sa kabila. Lagyan ko muna siya ng konti. Ito tatlong kulay lang kasi ito eh. Ayan. Lagyan natin dito para marami. Mas maganda yung maraming puti. Pwede naman ang mga yung mga colorful lagyan niyo lang ng konti tapos i-scatter niyo lang. Ito kasi marami ang nilagay ko kasi steady lang naman talaga ang kakain dito eh. Ako kumakain ako isang bisis lang ganyan, konti lang. Kasi ipalabon lang ako sa iya kasi siya man ang talagang may paborito, ganun 'yan. Palabon-labon, palabon lang sa tao. Siya ka magluto kaya siya, magpalabon kaya siya sa akin. Okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. Ayan. Ayan na guys. Ayan. At mamaya pag magtigas na to, pwede na siyang kainin, ipapakita ko rin sa inyo.
Pero alisin ko muna yung ano, yung mga hangin-hangin niya. Yung nagbula-bula, alisin ko muna yan. Ayan, ito yung sa kabila, malaki ang slice. Yan guys, sana nagustuhan nyo guys. Pakita ko sa inyo mamaya na. Okay? Hello guys, ito na po yung ginawa kong cathedral jello. Tingnan natin kung masarap ba. Ayan. Oh my goodness. Ang laki. Ayan guys. Ayan. Ito na po. Success ang jello ni Ate Judy. Kaya tikman natin. Masarap. Naku, maubos to ni Ted dyan. Ayan. Sobrang sarap. Ayan. Sana nagustuhan niyo guys. Don't forget to like, share, at gawin nyo na para matikman nyo kung gaano kasarap siya. Okay. Thank you. And bye-bye. Have a wonderful evening. Thank you. Oh my. It's good. It's very light. Here is the cathedral jello. Ito guys. Ito yung cathedral jello ni Ate Judy. Sarap.